so reaction video lang tayo ngayon habang nag-skincare ako. So nakakagulat yung nangyari sa Singapore kasi based doon sa napanood ko na video, ano eh, yung sasakyan parang tumilapon kasi nakita doon sa video parang tumilapon siya mula sa taas pababa, dumausdos, tapos may natamaan ng mga tao. Then according doon sa news is dalawa ang patay na ang hirap sabihin kasi kapwa natin Pilipino yung namatay. Then apat yung sugatan. So ang isa pa daw doon ay pauwi ngayong nakakalungkot kasi bisperas na ng New Year bukas, tapos nakakalungkot doon kasi kakatapos lang din ng Pasko, tapos yung pamilya na nasa Pilipinas, inaasahan nila na uuwi yung pamilya nila, yung mahal nila sa buhay, pero ganun yung nangyari. So nakakalungkot lang na kasi tayo din may mga pamilya tayo sa Pilipinas, yung pakiramdam nang nag-aantay ka sa mahal mo sa buhay na uuwi galing ibang bansa. Nakakalungkot 'yun, tapos wala ka na pala aantayin. Nakakasad 'yun. Nakakasad. Then hindi ko alam kung lasing ba o nakatulog ba 'yung driver, kung bakit dumausdos 'yung sasakyan pababa, pag ganun. Wala pang inilalabas na masyadong balita tungkol doon kung bakit ganun yung nangyari. Pero yung driver daw ay naaresto na. Nagsasaya yung mga Pilipino yung mga araw na yon. Nagsasaya yung mga Pilipino kasi yung area yata na yon ay community, Filipino community, kapag ka-day off ng mga Pilipino doon sila nagpupunta. So may nairinig pa nga akong tugtog na budot set. As in, nagsasaya talaga sila. Tapos biglang may hindi ko makalimutan yung napanood ko sa video na yung kotse, gumanon talaga, as in gumanon, tapos napailalim yung isang babae. So para sa pamilyang naiwan nila sa Pilipinas, lalo na mag-New Year na, tapos inaasahan nila na idarating silang pamilya ngayong New Year na makakasama nila. Nakakalungkot yun. So ang dapat natin gawin siguro ngayon, kasi kahit na anong sabihin natin, yung hindi natin hindi ko alam eh kung ano ba yung right word o right term doon, hindi natin hindi tayo makakapagsalita na para mawala yung sadness nila o dahil nawalan sila ng mahal sa buhay. Siguro ang dapat natin gawin ngayon ay ipagdasal natin sila na sana malampasan nila ito. I mean, walang right term o walang tamang salita para pagaanin yung mga kalooban ng mga pamilya sa Pilipinas na nawala ng mahal sa buhay dahil sa accident. So, magdasal tayo, ipagdasal natin sila. Yun lang, salamat. And sa mga wala sa Pilipinas, sa mga katulad kong nasa ibang bansa, mag-ingat tayo, sobra tayong mag-ingat. Kasi maikli lang ang buhay eh. Sobrang ikli lang ng buhay. Hindi mo alam kung kailan tatama sa'yo yung aksidente. Sobra tayong mag-ingat. Careful. And Happy New Year sa inyong lahat. Thank you for watching.